nakita ko na yan ang pinaka matinding virus na tumatama sa mga kapwa natin na ano na yung kakarating pa lang ganyan. Diyos ko, iwasan nyo. Walang baksin to. Walang baksin, walang gamot. Sarili nyo lang, ano lang. Tatagan yung immune system nyo. Yun. Eto na naman tayo, no? Gawa lang tayo ng video ulit. At wala tayong ano, wala tayong ma-upload ng mga videos ngayon masyado. At masyado pa tayong busy. Pero ayos lang. Ano lang naman tayo, relax lang naman tayo, no? Sabi na. Ano bang pwede kong i-ano sa inyo, ipa-ikwento sa inyo? Ah, yung tungkol sa ano? Merong mga kumakalat na mga ano na virus sa Canada, sa UK, mga ganyan na dapat iwasan ng mga Pilipino, lalo na yung mga kakarating pa lang. Ano, grabe yung virus na yun na nakakasira ng buhay. Yung sinasabi ko na virus, yung ano ba to? Yung mga nagkakalat ng virus na to, mga kapwa Pilipino rin dati, no? Yun lang yung ano ko, yung pinakaano. Kasi sa higit dalawang taon na pag-i-stay ko rito sa Canada, nakita ko na yan ang pinaka matinding virus na tumatama sa mga kapwa natin na ano na yung kakarating pa lang ganyan. Diyos ko, iwasan nyo. Walang baksin to. Walang baksin, walang gamot. Sarili nyo lang, ano lang. Tatagan yung immune system nyo. Hindi. Yung sinasabi ko yung tungkol sa ano, yung sa ano ba to, mga paninira ng mga ano natin. Mga paninira ng mga kapwa Pilipino. Diyos ko. Dito sa ano, hindi ko naman nilalahat ha. Hindi ko nilalahat mga kababayan natin dito sa Canada, sa UK, sa New Zealand, Australia. Yan yung pinaka nakakabwisit. Yung alam mo yung pagdating nyo pa lang dito, experience ko to ha. Experience namin itong mga tropa namin. Pagdating na pagdating mo, syempre may lalapit sa inyong ibang grupo, ganyan. Ha? Oh, kakausapin kayo, ang ganda. Oh, mga ano, dito na nila ini-spread yung mga virus nila. Ganda na mga ano, mga kwentuhan, ganyan. Tapos mamaya-maya niyan, lalabas na yung, magki-creep in na yung mga ano, yung mga chismis nila. Yan. Diyan nagsisimula eh. Ah, alam nyo ba yung si ganito, ganyan, no? Huwag nyong ano yan, huwag nyong sasamahan yan. Masama yung ano yan. Masama yung ugali niyan, no? Mayroong mga ganyang ginawa yan dito, ganyang ginawa yan dito. Yan yung sinasabi ko na virus dito sa ibang ano bansa, no? Mga ano, mga Martes yan. Ano yan, sasabihin nila na ganito, ganyan, mabait kaming grupo, maganda yung intention namin, tumutulong kami. Pero yung ibang grupo na yun, Diyos ko, mga walang kwenta yan, mga ganito yan, ganyan. Parang hindi mo alam kung kinukuha nila yung loob mo para magalit ka sa ibang grupo na hindi mo naman personally kilala. Diyos ko, napakadaming ganyan dito sa totoo lang pagdating namin dito. Mga grupo sila na ano na may mga sari-sarili silang faksyon. Yan yung iiwasan nyo kasi mas maganda na lahat ng mga grupo ano nyo ano ba to kaakibat nyo kaakibat mga parang ka-close nyo lahat, hindi naman ka-close pero ka yung hindi nyo kakasamaan ng loob, no? Yun yung parang alam nyo yun yung virus, parang virus yung pagsasalita ng tao. Kumbaga itatanim nila sa isip mo na yung tao na sinasabi nila masama, no? Ngayon ikaw, syempre kung kunyari ikaw kakarating mo lang dito, hindi mo pa naman alam yung kalakaran ng lugar. Iisipin mo na ngayon sa tao na sinasabi nila masama to. Pangit yung ugali nito. Hindi sila makakatulong sa akin ganyan. Ngayon pag nakita mo na yung taong chinichismis nila, yung sinisiraan nila, yung virus na yon, umano na sa utak mo. Kumalat na sa utak mo ngayon. Pag nakita mo yung tao na yan, sasabi mo, ano to, walang kwenta tong tao na to. Sabi ni ganito, ano yan, walang kwenta to eh. Hindi to makakatulog sa akin. Lalayuan mo ngayon yung tao na yan. Wherein pa, yung sinasabi nilang tao na yun, wala namang ginagawa sa'yo, wala namang masamang intention sa'yo,
Kumbaga, baka nga makatulong pa sa'yo pagka siya, pagka kinlose mo sila. Yun yung ano, yun yung parang ayoko dito sa ano, sa ibang bansa na may mga ganyan tao dito. Meron, may mga sari-sariling grupo sila. Ngayon, pagka nakasalamuha mo sila, sisiraan. Pangit yung ganun, mga tropa. Huwag niyong ano, huwag niyong tutularan yung mga ganung mga gawain. Talagang ano, talagang sa nung unang mga unang taon namin dito, napakadaming ganyan. Tapos di naganyanan kami na nasabihan kami ng ganito, ganyan. Ngayon nakilala naman namin yung kunyari yung sinisiraan, nakilala namin. Ah, sila pa yung ano, parang mas mabait pa nga sila dun sa mga naninira na yun. 'Di ba? Huwag kayong magpapa-impluwensya sa mga ano, sa mga sabi-sabi lang ganyan. Ang pinaka the best na andiyan, kilalanin niyo yung tao. Kilalanin niyo yung tao ng personal. Huwag na ano, huwag kayong masyadong papapaniwala sa mga sabi-sabi, mga ganyan. Huwag yan, ano yan, mga yan, mga toxic yung mga yan. Hindi mo alam, yung mga nagsasabi sa'yo, sila pala yung mga toxic, gano'n. Ano lang, gusto ko lang sabihin to spread awareness na ang salita kasi parang virus yan, no? Madaling ikalat. Kaya kung ako sa inyo, mag-spread na lang kayo ng ano, ng mga mabubuting salita sa mga ibang tao. Kung kayo ay merong narinig sa mga kababayan natin sa ibang bansa, ano niyo na lang, sarilinin niyo na lang, no? Tapos sarilinin niyo, kilalanin niyo yung mismong tao. Mas maganda yung ganun. Hindi yung ano pa, magsisisiraan, mga ganyan, Diyos ko. Yun yung ano, nakakabwisi talaga, sa totoo lang. Kaya ano, kasi ano yun eh, pagka pinakinggan mo yung mga taong ganun, liliit yung ano mo eh, liliit yung mundo mo eh. Alam mo yung feeling ng OFW na ang liit na nga ng mundo mo eh, kasi bago ka sa lugar, bilang lang yung mga kakilala mo, tapos liliitan mo palalo yung ano mo, yung mundo mo, kasi nag-stay ka, nag-rely ka dun sa mga kolokoy na naninira sa ibang tao, no? Ano lang, kinuwento ko lang to para lang sa mga bagong mga OFW na huwag kayong magpapa-influensya sa ibang tao, no? May mga sarili tayong isip, no? Para ano, mas maganda yung buhay natin, mas maging masaya tayo. Kasi alam mo naman, nalayo na nga kayo sa nalayo ka na sa pamilya mo. Tapos, alam mo yun, lungkot-lungkot na ng buhay. Tapos, ganyan pa yung gagawin. Ano yung magiging pag-iisip mo, no? Huwag ganun, mga tropa, no? Yun lang, wala naman akong ibang ano. O nga pala, yung sa mga nagtatanong sa akin, bakit humihina na rin yung hiring ng mga nasa Canada? Sa mga huling videos ko, sinabi ko na yun na dahil nga, ano ba to? Nakuha na nila yung maximum na kinukuha nilang mga trabahador, mga temporary foreign workers. Kaya medyo naglaylo. Hindi naman siya huminto, naglaylo lang, no? Ano lang, abang-abang lang kayo. Abang-abang lang kayo. Alam niyo naman, continuous hiring naman yung mga agencies, mga employers. Kasi ano naman 'yan eh? Karamihan, tulad dito sa may High Life, pagka na PR na yung mga tao, maalis na rin yung mga tao. Ngayon, continue silang kumukuha ng tao. Dito sa may Pulip, hindi ko masabi ngayon kung bakit. Dahil nga, siguro sa percentage na pagpasa ng mga ano, Pilipino sa planta, kumbaga hindi nakukuha yung dapat na position. Medyo naglaylo muna sila sa pagkuha ng mga Pilipino. Hindi ko pa masasabi kung kailan uli kukuha ng mga tao, mga Pilipino diyan. Pero ano lang kayo, abang-abang lang kayo. Lagi kayong mag-update sa mga agencies nyo. Malamang baka next year, 'di ba? Kasi ganoon naman eh. Nag-mass hiring, tapos hihinto, tapos kukuha uli. Ganun lang, paiba-iba. Kaya ano lang, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Palaging hiring, no? Marami pa nga dapat akong ibang balita. Yung tungkol sa Australia, nagigpit na rin ngayon. Ito lang muna. Yung ano lang muna tayo yung tamang
kwentuhan lang tayo sa aking experience, no? Yun lang, sige na. Para uwi na muna ako. Like, share, subscribe yung mga ganun, ha? Alam nyo na yun, eh. Sige na, paalam.